bakit po nakakancel yung mga cheque na dinideposit or gusto mong ipain cash? Ito po yung mga dahilan. No? Unang-una, kapag meron pong error doon po sa cheque. For example, mali spelling ng pangalan. Tapos mali yung spelling ng amount. O di naman po kaya ay sa date, hindi pa siya negotiable. Ibig sabihin, post-dated check siya, no? O PDC. And then, yung signatory, no? Malayo yung pirma. Lalo na kapag malaki yung amount, medyo mahigpit yung banko pagdating doon sa pag-a-approve. Pinakamalimit talaga yung sa signatory, yung sa pirma. So yung specimen signature nila, minsan nagbabago. Lalo na kung matagal na lang yung pirma yun. Tapos, saka na lang ulit sila pumirma, nababago. Kaya nangyayari pag ganun, minsan hindi naman siya talaga pinakansel ng banko. Ang ginagawa ng banko dyan, para hindi masayang yung cheque, ay tinatawagan nila yung signatory. Tapos kapag na-confirm nila na talagang may ganun silang transaction, eh ino-okay naman nila at ina-approve. Kung minsan naman, kahit na ipasok na nila, na i-deposit na, no, na encode na, ay pwede pa rin cancelin ng banko yun. Kung meron silang mga nakitang error or mali doon sa cheque. Bawa, hindi masyadong napansin ng teller na yung centavos, di ba? Oh, meron doon 0.06, pero naipas na iyan lang yung 0.00. So, hindi niya napansin yung 6 cents. So, kahit 6 cents lang yun, once na napansin ng, once na may discrepancy doon sa pag-depose nila, no, pagpasok ng cheque, ay i-avoid nila yun, ika-cancel pa rin nila yun. So, ikaw na may hawak ng cheque, no choice ka kundi papalitan yung cheque na hawak. Pero kailangan within the day din. Kasi kapag lumipas na yung isang araw, linggo, months, ay hindi na nila ika-cancel yun. Kung hindi, papapirmahan na yun sa signatory kung saan may error. Doon siya pipirma at ibabalik na ulit na, at ibabalik niya po ulit yung sa banko. Ganun po. And also, kinakancel ang cheque kapag ito ay nawala. No? Bawa, hindi mo na talaga alam kung saan mo na ilagay yung cheque, nawala mo na. So, para hindi ito magamit pa, so, pupunta ka sa banko at ipapakancel mo yung cheque na yon. Alright. Pick up lang po tayo sa ating naging discussion. Kinakancel ang cheque once na meron error sa pangalan at doon po sa amount. Kailangan mapansin po kagad ng banko yun para mapapalitan po nila yung cheque. Otherwise, kapag kayo po ay hindi nila napansin at lumipas na po yung araw, linggo, months, ay wala na po silang choice kundi papirmahan na lang yung error sa signatory at okay na po yun. And then sa date din, kinakancel siya once na napansin nila na mali yung format. Kaya importante na sundin yung format pagdating sa date. Kung di naman kaya is post-dated check siya, no? Ibig sabihin, non-negotiable pa siya. So, kinakancel siya for the meantime. And then, last, kapag nawala yung cheque, kailangan pumunta ka sa banko. Lalo nga yung cheque mo ay cash check or blank check. So, kung sino man ang makakuha at pasok pa siya sa 6 months validity, eh siguradong magagamit pa yung cheque na yun. So, pumunta ka sa banko, ipa-cancel mo yung cheque na yun para hindi na magamit pa. Alright, maraming salamat mga ka-employee sa patuloy na panonood at pag-subscribe sa ating YouTube channel. Kita-kits po muli tayo sa mga susunod pang uploaded video. We'll be right back.